Tagal na natin pinag-uusapan ito, August pa lang. At mo nga ba naisipan na i-surpresa siya ng ganyan? Siyempre, parang ikaw naman, para sa akin kasi gusto ko din naman parang hindi niya makakalimutan. Alam kong yung pagpo-propose pa lang is parang gusto ko naman mag-exert ng effort parang after all those times na nawala ako. Para maramdaman naman niya na hindi ko binaliwala yung pagpo-propose ko sa kanya. Yung biray mo, ulti mo yung singsing, ayokong yung basta binili ko lang, hindi ko man lang pinag-isipan. Buti naman nag-meet tayo. Oo nga, mabot. Ito siya eh. Ito na siya ngayon. Lock nga pala yun. Baka di ko mabuksan ito bukas ha. Nanginig. Pwede, pwede. Surprise! Ang plano ko, pinunta ko din yung, dati kasi nagigig ako sa mga parang cafe bar. So, pinunta ko yung mga gay bar. Mas masayang bar. Pinunta ko yung mga dati yung kasama kumakanta. So, yun, parang kinausap ko lang yung kamatid niya na parang nag-reserve din ako na isang resto. Parang iyayain siya doon na parang simple yung kakain lang. Tapos may nagigig. Parang may tumutugtog lang. Parang normal lang. Tapos parang inano ko lang na kantahin yung mga gusto niyang kanta. Yung alam kong gustong-gusto niya talaga. So, papakantay may kanta na kanta. May papakanta ako isang una. Tapos yung kasunod, ako yung kakanta. Hello po, Tito Rolly. Good morning po. Ha? Si Gerald po to. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ay, yun nga po. May sasabihin po sana ako. Ano yan? Actually po, yung pag-uwi ko po, may surprise ko po sana kay Rochelle yun. Darating po talaga ako sa linggo po ngayon, darating na linggo. Eh, gagawin ko pong surprise yun. Pero po, ang may plano po kasi ako, yun po eh, kung okay lang po sa inyo, eh, magpo-propose po ako kay Rochelle. Nasa inyo yun. Oo nga po. Kaya po ako tumawag para po magpaalam. Hindi ko na po kayo nakausap ng personal kasi po, yung gagawin ko po yung proposal ko sa Lunes na pong darating. Salamat po. Eh, yun nga po, eh, wala na po kasi akong time para po kausapin kayo ng personal, kaya po sa telepono na lang po. Iyon po. Sa Lunes ko po gagawin. Hindi po niya kasi alam na nandyan na ako. Who could send something so pure to love me away? I fought with the last of my breath. Ah, dito ko na narinig ang kanyang oo. Sana mamaya doon yung pangalawa. Kasi eventually dati tambayan namin ni Rochelle to. Nung nagde-date pa lang kami. So para tahimik ako titaos. Ano yun yung ambience ng nature. Dito niya ako sinagot. Naalala mo pa ba yun? Masaya yung feeling na... Ano yun? Hindi ko din naman... Alam mo, Brad, kung ano yung pinagdaanan ko na sakit dati. Hindi ko din na-expect na ma-feel uli yung gano'ng feeling. Na magmamahal pala uli ako ng gano'n. So yun. Nung naramdaman ko siya dito, may ko na yung opportunity na sabihin kung ano yung nararamdaman ko sa kanya. Eh, good thing, she feels the same din naman pala. So yun, dito nagsimula lahat. Thank you.
much as possible nga gusto ko talaga kami lang. Ayoko nang may friends na ano. Hangga't maaari nga sana gusto ko yung moment talaga para sa ating dalawa lang eh. Kaso syempre, I want it to be captured din naman. I think I saw the vision. I'd even call it a sign. I'll now ignite the mission, yeah, to fall in love, not fall in love. Yeah, 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 yeah. La 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 la. Surprise ka ba? Ako din eh. Grabe, to the last minute, gusto niya pumunta Maynila. Kanina? Oo, hanggang kanina, kagabi, eh, nagagalit na kasi siya. Kasi sabi ko, sabay na tayo ganyan. Busy ako, ganyan-ganyan, nangangarag na daw siya kasi nga pala din. Binild up ko yung story sa kanya na pinadala ako sa isang island na magsasurvey ako ng bagong cell site. Magte-text ba kayo? Hindi. Hindi na. Nakausap ko lang siya nung sinabi ko nasa port ako ng ferry, pero nasa airport na ako noon. So okay. as much as possible, kung makaka-text ako, magte-text ako. Pero pag hindi, di hindi. Ah, di pumenta naman. Yung babae, hindi niya alam na ano, nandito si Gerald. Ang alam niya, si Gerald ay nasa Australia pa. Ngayon ko lang ito gagawin ha. Minsan lang. Para masarap lang balik-balikan ng kalokohan natin. Yung babae medyo mahihiyain, si Rochelle, ha? Si Rochelle medyo siya mahihiyain. Kaya nga dapat maupuan yung dalawang upuan diyan sa likod. Kasi kung may isang table diyan na natitira, pipiliin niya yung doon table. Doon siya uupo sa pinakamalayo. Oo, sa pit. Matanong kasi yun eh, lahat nung mapapansin noon. Di ba, pag-usap pati yung sure na sa waiter. So dito, yung plano, kailangan ma-occupy ito kasi parang hindi sila dito umupo. Either doon sila sa tatlong yun, sana doon sa isang yun. Then, dun sa likod, dun ako manggagaling, kakantahan ko siya dito. Dire-diretso, walang, hindi ko muna siya papansin ito. It's all up to me. Parang gano'n. Ikaw kaya dito? Nasa likod ka niyan eh. Bong! 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 Nandiyan na. Yung nandiyan na. Padating na. Padating na yung girlfriend ko. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman na nandiyan? Sabi niya, Grace na. Hindi, ikaw. Paano mo malalaman na? Ah, pakinggan lang din natin sila. Happy good luck. Time.
Hindi ko lang nararamdaman. Nakabahan ako. That was our first set, first song for you. Magandang gabi po muli sa inyo. And if you're wondering kung bakit po may mga camera, pag pumanin po nyo, but wag ko kayong ma-curious, mailang. Yan po'y kailangan lamang natin dahil sa tayo po kasi mag-a-apply. Forever po. So yan po yan. As we proceed now with our next song for you. Okay na. Yung bulaklak. Actually, ito. Hindi ko alam kung paano ko nga ito gagawin eh, pero ito na yung naisip kong paraan. Alam ko hindi ito yung madalas natin pinagkakwentuhan na ikaw ang magpo-propose sa akin. Alam ko naman gustong gusto mo yun, pero parang hindi naman makakapayan. Kapayo mo. Hindi. Alam mo yun, mula nung nakilala kita, ikaw na yung umalalay sa akin lagi. Ikaw nandiyan ka lagi sa tabi ko. Kinumpleto mo yung buhay ko. Mahal na mahal kita, alam ito. Sana itong simpleng naalay ko. Alam ko, this ring wouldn't be enough. But I hope you accept my heart and myself. Yung buong puso kong binibigay sa'yo. Para simulan natin yung bagong chapter ng buhay natin. Sabi ko, will you marry me? Of course! I know it's late. Saan ba yun? I love you. I love you more. I love you more. Don't be good me. Dahil? Alam mo yung feeling na ano, yung bago ako umuwi dito, hindi ko alam kung na-excite ako, kinakabahan. Hindi ba, supposedly dapat na-excite ako umuwi kasi yung tagal kong di umuwi. Pero hindi ko ma-feel na ma-excite ako kasi alam kong gagawin ko muna ito eh. Bago lahat yung excitement na mangyayari. We've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul. I've been so lonely.
all of my hopes fading away. I've longed for love.